pa natin. Kaya kasabi ko dito, hindi lang yung pisen, hindi lang tignan ang tama, hulihin mo gumagawa ng tama. Ibig sabihin, pag may nakita ng magandang bagay na ginawa ng tao, in-appreciate ko yan. And be vocal, magsalita kang may ginawa ng ang galing. Awesome! Good job, ano? Diba? Sabihin nyo, good job. Great job. Mabuting bata. Magaling. Mahusay. Diba? Nabigyan niya ng example. At tingnan nyo kung gilip kayo dito, ha? Meron lang yung sudyante before na nagsay sa amin. Nagbago na ang kanyang buhay. Dati siya ang tamad. Nagpasabay sa mga gulang. Hindi na lang namin sa kanyang gulang. Ngayon ito nangyari. Pinisin na namin siya. Pagdating namin, aba, nagbubugas ng lago. Diba? Hindi siya lagi nagbubas ng tao. Ito ay primary ang baka first time nang magbubas. Paglabas ng nanay, hula ka na kung sinabi ng nanay. First time magbubas. Ano sabi ng nanay? Well, parang sa pagbalo, well, a little bit, ang galing, anong nakain mo? Tama ba? Wow, hibala! Negativity. Do you believe me? Oh, hindi niwala mo kayo hindi.
hindi kayo dalhin ng isip ang negativity. Gusto niyo pangalayan ko? Kaya be careful with the bad words. Be careful with the negative words. Hindi na ha? Sakto lang ito kayo lahat. O, oh, ito, instruction naman. Ready na ba kayo? The mind cannot comprehend negativity. Hindi kayo dalhin ng isip ang negativity. Hindi nyo ha? Makinig lahat. Do not think about an elephant. Don't think of an elephant. At nasisip mo ngayon. Oo, oh, ang laki ba? Na-imagine yung elephant eh. Sabi ka, don't think about an elephant. Pero hindi mo ako, elephant eh. Hindi mo maiiwas eh. Bakit? Hindi mo napapapalak ang laki doon sa don't think about an elephant. Sinabi mong don't think, pero elepante pala na nasa isip niya. O ilang beses ay nagagawin niya sa parang natin, anak, tumigil ka na sa tingin mo. Kaya ano yung sabihin? We need to change the way we say it. Ito napakaganda nito, isa na ninyo ito. Isang point ko kayo, ako ninyo. Ang difference na, do not eat on the couch versus eat on the table. Pareho ba nang ibig sabihin? Pareho hindi. Pareho, do not eat on the couch, eat on the table. Okay? Pareho ang distraction. Pero kahit sasabihin mo, do not eat on the couch, sabihin mo na lang, eat on the table. Diba? Kasi walang negative words. Rather kasi huwag mo na gawin, tumigil na lang ako, diba? Okay? Give them exactly what they're supposed to do. Tapos hindi naman hindi ka natin gagawin niyo. Nagsusulat sa wall, at sasabihin mo, yan! Yeah. Same is good. Huwag ka lang susunod dyan sa pintuan eh. Di ba? Huwag na gano'n. Anak, mas better kung hindi ka natin gawin yan. Sila na gano'n. Give them an opportunity to grow in a different path na hindi negative yung mga words natin. Napaka-powerful po ng ating mga salita. Kaya nga dapat sa bahay natin, namumutawi yung mga salitang I love you. Sabihin nyo nga, I love you. Thank you. I'm sorry. Good job! Ang galing mo baka. We got to say that a lot of times. And we always need to look for the micro-goodness. Kahit maliit na bagay na mabuti yan, ang galing po natin. Okay? So now, eto na. Ito pa, example ko pa lang. Palpak ng teacher versus kapag pwede pa po natin ayusin. Kasi ang gusto naman natin ayusin talaga ang problema, nagalit ka, eh palpak na sila dito eh. Hindi mo pwede pa po natin ayusin. Ano yung pwede natin gawin para maayos ko natin? There is always a way to say it na hindi negative. So iwasan po natin ang mga negative words natin. Okay? So now, in the heart of a sponge is a sponge for positivity. Ang puso, listen, ang puso po natin labihan ng makinig ng magagandang salita. Hindi man magayang ang anak mo, pero kung nakikinig yung magagandang salita, gumawa sino yung mga anak ngayon? Saan? Tawakan niya yung mga anak sa sabihin mo, anak. Yung totoo ha, anak. Mahal kita. Seryoso, mahal kita. Seryoso, mahal kita. Tapinan nyo ha, sinabi ko pa yan. Pero kahit na yan ang instruction ko lang, sa bakit nandiyan ngayon, iba yung impact sa kanya. Kahit ang sagot ng baka, well, nakikinig ko yan. Narinig nila yan parati. Kaya nga maging nagtulog tayo sa ating mga salita. There is power in the way we say. Okay? So yung problema, there is no overdose in loving. Ipakita ko lang yung mamamahal natin para iyan. Walang, hindi nakakasawa. Alam ko ba? And again, hindi ko mag, I'm not gonna raise my family to share. Kasi hindi naman ko perfect ang family na. Actually po, talaga ka, sobrang si Jaden, nag-pressure din ako. Nakasakay niya na gano'ng may challenges na sa mag-aaral. Tapos sabi niya, Daddy, kasi ito kayo from the daily top 1. Sabi ko, anak, ang goal natin maging top 50 na. Ilan ba siya sa sabi sa
biglang paalaw ng bro, yung tipong gusto natin sila makita ko, wala lang ang mga na ayaw, magtutuwa tayo niya. Pero huwag natin sila itindi na parang dapat bakuan sila habang buhay. Because you can never live a life that you are bakuan all the time. At alip niya. Huwag namin ito sa mundo ito, na bakuan ko palagi. Madalas sa mga lagi nag-isip na bakuan sila, lumalaking laging. Kaya di ba, pinapabalitaan tayo. Ang tali-talino naman. Pero, think of a different path. Napabarkada. Sa amin po, pagbira. Nakakalungkot. Malinig pa rin yung school namin. Pero nag-iintayan ko rin sa trabaho. Ako, pero sa amin. Pero, naging boss ako. You can never know. The value is not just by being upward all the time. Just allow them to keep on learning. Na kung magpapan sila, great job, anak. Top 2, great job, anak. Top 3, great job, anak. You will continue growing. Matuto ka rin lahat ito without the pressure. Tinagawa natin, kasi lahat ko ng bata may chance sa pagdoran ng pagbabago. At isisigil ko natin ang proseso ito. Gusto niyo bago ka ng inyo? Do the process. Ipakita ang pagtanggap, A, and letter B, believe. Hindi pa nangyayari, pero pwede mo na paniwalaan ka ang galing mo. Napakausin. And letter C, is watching people doing the right thing. Maghanap ng kumuling ng mama. Sino na gano'n dito ng pagbabaguan? Hindi pa tayo hindi na gano'n ng pagbabaguan. Naranasan mo ng pagbabaguan? Pagpila ko sa po, nakapago na kayo, 1, 2, 3, 4, 10. Tapos pagkatapos ng sampo, ang ginagawa ko ba gano'n? Yan ko ang ginagawa? Ang ginagawa? Nagkakanap. Yan ko ang sabihin ng seeking. Yan kasi namin, maghanap ng tama, talaga dapat ikaw ang intensyon na naghahanap ng mabuti sa kapwa mo at sa tao. Now, tingnan nyo, ha? Isipin mo yung pinaka-new teacher na para sa iyo ay ano. Kung meron man, ha? Sana wala. Kung meron man, yung teacher mo lang para sa iyo na inis ka. O, kaya, tingnan mo kayo, ha? Kahit inis ka dyan, now, pag-isip mo kayo, meron mang magandang bagay sa teacher na yan. O, di ba meron? Iniwala na natin napapansin. Kasi may harap natin ng kanil. Ganun din sa ating mga teachers, ang mga parents, you know, even if some of them are medyo masakit sa ulo minsan, but still, there are goodness na meron po sila. Yun na lang po yung tingnan natin. Kasi sa katutulungan, gusto na naman po niya kung mabubuti ang anak nila. Ikaw naman bilang magulang, gusto na naman mabubuti ang inyong anak. So dapat natin gawin ito. Now, listen, strong relationship is built on trust and communication. But without communication, there will be no trust. We have to communicate. Now, listen carefully. Bigyan ko lang ang pakagandang tip na gusto ko pasanin tayo gawin. Pag meron po tayong concern o complain, daanin po natin sa tanong, huwag sa statement. Okay, give an example. Sir, bakit ganito na naman kayo? Sir, yung anak ko sir, gagawin natin, mas maraming ako, bilang po ng class ko niya, gagawin niya, vindicated. Rather than, ma, sir, ano po nangyari sa school? At may nangyari po sa bata. Again, yung way ng words natin sa kasama yung remember yung sinabi ko kanina, yung actions, yung pagtatawa natin, dapat rewards natin. And then our galaw na katawan, huwag paduro, huwag pagalit, huwag naka-dikwat mo yung pangain. Okay? Just say it in a very simple way na hindi maaari, patanungan lang natin. Huwag tayo mag-bigay tayo ng mitigation. Hindi agad palpak yung school, hindi agad palpak yung classmate, hindi agad palpak yung teacher, hindi. Ano po yung pwede natin gawin? Bakit po kayo ganito ang mangyari? We need to start communicating properly because that's what we're supposed to do. And our actions are very powerful. A, B, C, and B. Ano yung A ulit? Accept, letter B. B, letter C. Catching. Tapos, yung dulo, discipline. Ayun, ang tanong ko, hindi ko naman kung na discipline, tapos ako tayo. Pero let me tell you this. Mahalaga ng disiplina. Pero ang dapat kaya natin, the best of the bago ka mag-disiplina, yun ang ABC mo lang. Tanggapin mo anak mo, maniwala ka na dinig mo ng something better at hanapan mo lagi sa lahat ng mga magbubuting bagay na pwede mo i-appreciate. Now, is carefully, anak pa lang yun. Sa ibang account din, may teacher lang gusto ko sa atin, gusto ko siyang magbago. Diba? Bago pag dumating sa discipline, kasi gusto ko siyang turuan or anything. Now, accept. Tanggapin mo muna. Diba? Kung ano siya.
Maniwala ka na kaya niyang magkaroon ng pagbabago in the future and catch. Hanapin mo yung mabuting bagay sa parent o sa teacher na niyan. Okay? You know why that's important? Because sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thy heart. Alam niyo ang hindi na magtiwala sa tao. Tama diba? Yung katabi mo yun, ayun, best friend ngayon niya, pwede na ako baka hindi mo. Yung katabi mo, nababait sa'yo, pwede na ako hindi na. Ay, maliwala mo sa akin. Kahit ako po, I might be, you know, a steamer for you now, pero I need a party first, but I need to be safe too. Ang mga anak ko matakamali, ang asawa ko matakamali, ang katabi ko matakamali, teacher matakamali, ang principal matakamali, master teacher matakamali, all of that. It would be very difficult to trust in people. Pero wala naman kung dyan ako sumunod ng trust in man. Sabi niya, trust in the Lord. So, mahirap ang magtiwala sa tao. Magtiwala ka kay Lord na kaya niya mag-uri yung tao niya. That's important. It is tao, pero kay Lord, kaya niya mag-uri niya. So, yun ang mga magtiwala. Tiyan mo natin, and that is why it's important to have a standard. Kaya kapag ito gusto mo sa atin, tayo po sa mga commitment. Then you understand, ay, ay, ay.